Hello po mga manay, welcome sa ating kusina. Tara, magluluto tayo ng no-bake banana cheese puto. So yes, para sa mga viewers natin na walang oven, ito ang bagay na bagay sa'yo. Dahil kahit wala kang oven, ay pwedeng-pwede kang makapag-start na kumita kahit nasa bahay lang. Masarap na puto, malambot, malasa. Siyempre, lalo na kung meron tayong mga tira dyang saging, huwag natin sayangin, gawin nating masarap na pangmeryenda. Kaya naman tara, atin ang umpisahan. So, ito yung mga kailangan natin. Unang-una, meron tayong 3 piraso ng saging na overripe. So, ito po, inilagay ko sa freezer. Kaya ganyan. Naging itim yung kanyang balat, pero yan po ay goods na goods pa. Ayan. So, ganito yung magandang gamitin sa banana cake. Ayan, banana cupcake. So, gagawin natin, tanggalin natin yung balat niya. Then, dudurugin natin to gamit ang tinidor. Kaya kung meron kayong mga natitirang saging na tingin niyo eh hindi na nakakain, ilagay niyo lang po sa freezer para hindi siya totally na mabulok. At gawin yung ganitong masarap na pang merienda yung gagawin natin. O di ba, kita ninyo? So wala siyang marka na bulok. Nangitim lang dahil sa freezer. Then after natin matanggalan ng balat, gamitan natin ng tinidor o kung ano yung pandurog nyo dyan. Tapos durugin nyo ng maigi. Kung gusto nyo merong buo-buo, pwede rin naman. Then, sa magtatanong, ang gamit ko po na saging ay yung saging na latundan. So, pwede rin kayong gumamit ng saging na lakatan, saging na saba. Pwede po yun kasi may mga nagtatanong kung pwede bang gamitin yung ganong saging, yung saba. Pwedeng-pwede naman. So, medyo matigas-tigas nga lang kasi galing tong freezer. Ayan. Durugin lang natin. Pag ganito pong klaseng saging ang gagamitin nyo, ito po ay mas moist yung magagawa natin na banana cake, banana muffins. So, ayan. So, once na okay na, iset aside muna natin to. And dito naman tayo sa pag-mix ng mga sangkap natin. So, meron tayong 2 cups ng all-purpose flour. Pwede rin po ang third class na harina yung nabibili sa palengke. Pwede rin po ang cake flour. Then, ito po ay ating hahaluan ng 1 1/2 tablespoon ng baking powder. Ayan. So, 1 1/2 tablespoon. Then, mag-a-add tayo ng konting asin, pambalance para hindi po nakakaumay. Ayan. Mix muna natin. Mas mainam na salain yung harina ha. Nagagamitin para mas maganda pa yung paghahalo ng ating cake batter. So kapag nahalo na natin, ilagay na rin natin yung sugar. 1 cup of sugar. White sugar, washed sugar, pwedeng-pwede naman. Kung may brown sugar kayo, pwede naman, kaso mag-iiba talaga yung kulay. So, white sugar yung aking gagamitin para dito. Then, mix natin. Pwede nyong tunawin yung sugar sa liquid ingredients natin. So, mix ko lang. Then, kapag na-mix na, maglalagay tayo dito ng ating evaporated milk. 3/4 cup. Then, mag-add tayo ng tubig. 1 cup ng tubig. So, tatansyahin nyo. Pwede kayo mag-add ng tubig dyan. Depende kasi yan sa harina na ating ginagamit. Pwede kasing matakaw sa liquid yung ating harina na gagamitin or pwede naman na hindi. Kaya, kung maglalagay kayo ng tubig, tansya-tansya lang din. Then, lalagyan na natin yung egg. 1 piraso ng large egg.
Ayan, mix lang natin. Ayan. Siyempre, maglalagay tayo ng ating French vanilla. Gamit ko ay Flavorade. 1 tablespoon. Meron din pong flavor ng banana Flavorade. Kung meron kayo noon, yun ang inyong gamitin. Then, mag-a-add tayo ng bab. So, ito yung ating gagamitin na oil. Bab oil blend. Ayan. Mga, yan. 1 tablespoon lang din. Kasi malasang malasa po yan. Then, mix lang ulit. Saka natin isama yung ating harina na nasa gilid. Ayan. Hanggang mix lang maigi. Sure na kailangan walang buo-buo na harina tayong makikita. Kailangan smooth. Kaya kailangan po sasalain yung harina na ating gagamitin. Then, once na smooth na yung ating cake batter, saka natin ilalagay yung ating saging na dinurog. Susukatin natin para dun sa mga baka maya magtanong kayo, ilang cups? Ayan. Mga 1 cup. Para may idea kayo. 1 cup na mashed banana. Then, mix. So, ang texture niya, hindi malabnaw, hindi rin sobrang lapot. So, kailangan sakto lang. Ayan. So, kapag ganito na, pwede na natin tong ilagay sa ating mga puto molder or cupcake liner kasi pwede itong i-bake. Pero this time, ito ay ating i-steam para sa ating mga viewers na walang oven. So, pwede silang makapagluto ng merienda gaya nito. Ngayon, ito naman yung ating gagamitin na puto molder. Ang size nito ay large size. So, may nagtatanong, meron daw silang ginagamit na puto molder na nag-aamoy plastic. So, pag ganun, huwag nyo na pong gamitin. Kasi pag mga ganun, mga local po yun, yung mga mababang klase ng plastic yung ginamit. Kaya nag-aamoy sa ating pagkain. Kapag ganun kasi, pwedeng maka-apekto sa ating kalusugan. So, mas mainam na ganito po yung hanapin ninyong kulay. Meron ding blue, meron ding green nito, pero light yung kulay ganito. Hindi siya darker. Tapos, malalaman nyo naman po kapag locally, as in yung mababang klase ng puto molder yung binili, maamoy nyo kaagad na amoy plastic pagkabili nyo pa lang. So, eto kasi, pagkabili mo pa lang kahit yung pahinuhugasan, walang amoy plastic. Then, eto hindi na kailangan i-brush ng oil kasi hindi po dumidikit dito ang puto. Basta tama yung time ng pagluluto o pag-i-steam natin. So, dito tayo maglalagay. Then, i-ready na natin yung steamer na ating gagamitin. Ilatag lang natin dito habang tayo ay nagpapakulo ng mainit na tubig. Then, eto sa magtatanong, makakapag-order kayo neto online. Meron po neto. Meron kayong ganitong mabibili na molder. Next naman, dito ko ilalagay yung ating cake butter. Para hindi na siya magtapon. Ayan. Matagal ko na itong nabili, mga manay. So, ginagamit ko siya sa pagluluto ng pancake. Para mas mapadali yung ating trabaho. So, lagay lang natin yan dyan. Tapos, maglalagay tayo dito. Para dire-diretso na lang yung pisil natin. Ayan. So, ilalagay ko na lamang po yung link nito sa mga gusto dahil kadalasan sa mga ginagamit ko, tinatanong nyo rin kung saan ko binibili para hindi na po tayo natatapunan ng ating cake butter. Sayang din naman. Then, once na okay na, pwede na natin tong takpan dito. Ayan. Ayan.
At pwede na tayong maglagay sa ating mga puto molder. Bali, ang paglalagay ay huwag ninyong pupunuin kasi yan ay aalsa pa. So, kailangan 3/4 lang ng inyong molder. So, yan ang kagandahan. Walang natatapo, nasasayang. Pipisilin mo lang. Tapos, natatansya mo yung nilalagay mo. Ngayon, tapos na tayo maglagay. So, pwede na natin itong i-steam. Then, mamaya, magpapatong tayo or maglalagay tayo ng keso sa ibabaw. Pero, again, yun ay optional. So, isa lang na natin to sa ating steamer. Bali, steam muna natin to ng 8 minutes. Then, after 8 minutes, maglalagay tayo ng keso. So, kailangan, medium heat lang yung apoy. Kung gusto niyo naman pumuputok yung ibabaw, high heat ninyo, palakasin niyo yung apoy. So, ayan. Okay na to. Pwede na natin i-check. Kung hindi po ako naglalagay ng pinaka-tela sa takip. Then, ito yung gamit ko na cheese. Yung pang-burger para sakto yung kapal. Then, may slice ko siya. Kada isang slice ng cheese, meron tayong 8 pieces para sa ating puto. So, maglalagay tayo sa ibabaw para hindi kasi siya totally na matunaw. Kasi kapag nilagay ninyo ng sabay, mabilis itong mag-melt. Ayan, lagay lang tayo sa ibabaw. And again, ganyan sinabi ko, kahit wala nito, pwede naman. So, para lang to sa mga gusto, may keso, para may additional konting talo ng alat. Then, pwede nyo rin itong pambenta. At pwedeng pamerienda, syempre. Ayan. Then, takpan ulit natin. Steam lang natin ng mga another 3 to 4 minutes. Para total of 12 minutes. Okay, so pwede na to. Ayan. Ang ating banana cheese puto. So, pwede na natin itong hanguin dito sa ating steamer. Kaya kailangan dahan-dahanin. At eto na ang ating banana puto cheese. O banana cheese puto. O diba? So, mga mami, sa mga merong tira-tira dyang saging, huwag natin hayaan na masira at masayang. Gawin nating masarap na pamerienda gaya nito or gawin nating pang negosyo. At dito sa ating recipe, nakagawa tayo ng 21 pieces na puto cheese. Or depende pa rin yon kung gaano karami ang nilalagay ninyo sa inyong puto molder. Dahil ang gamit natin ay large size. So again, maraming salamat sa inyong panonood at syempre papakita ko sa inyo kung anong texture ng ating puto. Ayan, lalo sa mga walang oven, gustong mag-start, magbenta, pambaon. Ayan. So, hindi siya darker ang kulay kasi ang gamit natin ay puting asukal. Napakasarap nito sa mainit na kape, lalo na kanina ang lakas ng ulan. Saktong-sakto yung tamis. At nasang lasa ko yung saging. May palo ng konting asim, tamis. Panalo. Ngayon, sa magtatanong, kasi minsan, palit naman ang tanong eh. Pwede ba itong i-bake? So yes, pwede po itong i-bake. I-bake nyo po mga at least 15 minutes para makuha nyo yung golden brown sa init na 180 Celsius ang init. Sa steam naman, 12 minutes lang. Pag malakas ang apoy, 10 minutes, okay na. Ano, may saging pa. Ang sarap. Masarap pang baon, pang merienda. Lalo na ngayon, bakasyon na, maraming gala, gumawa ko na nito.
So ayan mga manay, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay matry nyo to ha. Dahil paniguradong magugustuhan ng inyong mga anak. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!